Let's go! CFO today na! Pagbati po sa lahat ng mga ka-CFO today natin sa buong mundo. Lalo na sa mga kababayan nating Kapampangan. Ngayong hapon, bibisita tayo sa Pampanga na kilala sa masasarap na lutuin, mga makasaysayang lugar at fun activities na tiyak ay magugustuhan ng buong pamilya. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon and I'm your Ate Pearl Pagliano mula sa Kapisan ng Kadiwa. Ang sunset o paglubog ng araw ay isa sa mga nagbibigay ng magandang scenery sa ating paligid. Para sa marami ay sumisimbolo ito sa pagtatapos ng isang mahabang araw ng paggawa sa trabaho man o sa paaralan. Sa iba naman ay pagsisimula pa lamang ito ng araw nila, lalo na't kung ang kanilang trabaho ay sa gabi. Mga ka-interest today, ano ba ang sunset para sa inyo? I-share niyo naman yan sa ating live chat at comment section at pwede ninyong i-share kung oras ba ito ng pag-commute ninyo pauwi o kaya naman ay paghahanda para sa hapunan at marami pang iba. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng distrito ng Pampanga East sa isang magandang scenery sa isang sunset park. Curious na ba kayo kung saan sa Pampanga ito? Tara, samahang mapukaw sa ganda at mapasambit ng I'm Here Today! Maya Paaldo po mga ka-interest today. Maligayang pagdating sa isa na namang episode ng I'm Here Today. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang natatagong yaman sa Pampanga, ang Minalin Sunset Park. Maghanda kayong tuklasin ang mayamang kasaysayan, kamangha-manghang tanawin at mga kaalamang pang-edukasyon. Kumusta po kayo mga ka-interest today? Ako po si kapatid na Jezreel Erinti de la Peña mula po sa Kapisan ng Kadiwa. At ngayong araw po ay nasa Minalin, Pampanga po tayo. Kilala ang maliit na bayang ito sa mga makasaysayang pook at masiglang kultura. Bago natin talakayin ang kasaysayan, maglaan muna tayo ng sandali para pahalagahan ang kagandahan ng parking ito. Perpektong lugar para sa mga pamilya, magkaibigan at sino mang nais mag-enjoy sa kalikasan. Ang Minalin Sunset Park ay ginawa upang maging isang pangunahing destinasyon ng turismo sa Minalin, Pampanga, na nag-aalok ng isang maganda at tahimik na lugar para sa pamahinga at libangan.
Bukod sa pag-aanyaya ng mga turista, layunin din ng parke na magbigay ng kaalaman tungkol sa mayamang kasaysayan at kultura ng bayan sa pamamagitan ng mga educational installations at historical markers. Ngayon ma'am, pwede po ba naming malaman ano ang kasaysayan po ng Minalin, paano nag-umpisa, at ano yung kahalagahan nito sa kasaysayan ng Pampanga? Bali noon pa lamang po ang bayan ng Minalin ay punong-puno na ng kasaysayan. Panahon pa lamang po ng mga Kastila, importante na po ang bayan na ito sa larangan po ng Kalakalan dahil ang lokasyon po nito ay nasa mga daanan ng tubig. Protektahan ng bayan mula sa pagbaha, itinayo ang Minalin Earth Dike. Mula pa noong dekada 90, ang dike na ito ay nagsilbing depensa ng mga residente laban sa patuloy na pagtaas ng tubig tuwing may kalamidad. Ito ay nagmistulang proteksyon laban sa mga unos, ang tagapagtanggol ng mga residente mula sa matinding kapahamakan. Ang Minalin Earth Dike ay hindi lamang gawa sa lupa at bato, kundi gawa rin sa pangarap ng mga tao, pangarap na manatiling ligtas at matatag anuman ang pagsubok na dumating. Naging sikat din po ito sa agrikultura at mayaman din po ito sa itlog, ayan, sa pagpo-poultry po at sa mga pangingisda. Ay kilala bilang Egg Basket of Central Luzon dahil sa matagal ng kontribusyon nito sa produksyon ng itlog sa rehiyon. Nagsimula ang industriya ng itlog dito noong 1950s at 1960s kung saan unting-unting lumago ang mga maliit na poultry farms sa bayan. Pagsapit ng 1970s at 1980s, naging major supplier ng itlog ang Minalin sa Pampanga at iba pang bahagi ng Luzon. Malaki ang naitulong ng industriya sa ekonomiya ng bayan. Nagbibigay ng kabuhayan sa maraming residente. Hanggang ngayon, patuloy na nangunguna ang Minalin sa produksyon ng itlog. Gamit ang makabago at mas epektibong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok. Ang tagumpay ng industriya ng itlog ay isang ipinagmamalaking bahagi ng pagkakakilanlan ng Minalin. Fire Party PM na! See you all today na! 5:30 PM na! See you all today na! Magandang umaga po sa inyo. Kamustahin ko lang po kayo. Kamusta po yung pamumuhay niyo po dito sa Minalin? Dito po sa Minalin ay naging malaki yung progreso. Lalo na lahat, halos ng mga daan dito ay napagawa. Kahit na nagkakaroon ng tubig. Pero malaking tulong din yun. Lalo na nung ginawa rin yung sa Sunset Park na halos
araw-araw po yata eh merong mga nagpapasyal ng mga taga-ibang lugar na pumupunta doon. Kahit nagkakaroon ng traffic eh talagang maayos pa rin ang kalagayan ng halos ng mga tao dito. Ang Minalin Sunset Park ay ginawa upang maging isang destinasyon ng turismo sa Minalin, Pampanga. Ito'y isang maganda at tahimik na lugar para sa pamamahinga at libangan. Ang bayang ito ay may makulay na kasaysayan at may strukturang sumasalamin sa kulturang Kapampangan. Sa ating paglalakbay, tunghayan natin ang mga kwento ng bayan na ito at ang mga kilalang lugar na naging bahagi ng kasaysayan nito. Siyempre, hindi lang ito basta-basta dahil nasa likod tayo ng mga masarap na kwek-kwek na ito. Makikita natin ang kasaysayan ng Minalin bilang isa sa mga pangunahing producer ng itlog sa ating bansa. Minalin sa kanilang masaganang produksyon ng itlog. Kaya naisip namin magpasaya sa pamamagitan ng Kwek-Kwek Challenge. Handang-handa na ba kayo? Narito na ang ating mga kalahok. Ready na ba kayo? Ready na! Mukhang ready na ang ating mga kalahok. Pagbilang ng tatlo, sisimulan natin ang Kwek-Kwek Challenge. Isa, dalawa, tatlo, ready! At meron na po tayo nanalo mga ka-interest today. Siyempre, ang kapatid na Erwin Sarita, palakpakan naman po natin. Ano pong masasabi niyo sa challenge na ito? Napakasayo po ng challenge na ito. Ang sarap ng Kwek-Kwek at ang ganda pa ng lugar. Perfect combination po. Thank you.
Minalin ay nagmula sa salitang minalis na nangangahulugang umalis o lumikas. Ayon sa mga kwento, ang mga unang nanirahan dito ay nagmula sa bayan ng Makabebe na nanagdesisyong lumipat at magtayo ng bagong pamayanan. Ako po si kapatid na Violeta Calma Pineda. Ako po ay isang diakonesa sa lokal ng Minalin. At nagkaroon po ako ng tungkulin way back po nung 1965 po. 1970, ang kapatid na Aguilar, mga Aguilar family po, sa kanila po yung dako sa lugar po ng Santo Rosario, Minalin, Pampanga. Ang tawag po sa lokal ay lokal ng Minalin. Dahil ang mga kapatid po sa Minalin ay 13 daw po ang mga lagi pong pumupunta sa lokal ng San Fernando para makasamba po. Opo. Sila po ang nagtulong-tulong po para ang lokal ng Minalin ay maitatag. Isa na po yun, yung mga kapatid na Gerardo Aguilar, siya po yung pinaka-pangulo ng sambahayan. At ang kanya pong asawa na si kapatid na Iluminada Aguilar. At ang kanila pong mga anak. At meron din po silang mga kamag-anak na sa sinaka-Consolacion Magat, kapatid na Joanna Magat at Remedios Magat. Doon po sa katabing bahay po ng ating lokal, ng lokal ng Minalin, ay meron pong isang organisasyon doon na ang tawag nila ay Christian Tree, na isang religious group na hindi naman po sila gaanong marami. Sila po yung nanguusig nga daw po sa mga kapatid. At ngayon po, ang ginawa po nila ka Gerardo, yung naka-ando, ang tawag po sa kanyang palayaw niya, sila po ay humingi ng tulong sa ating mga kapatid sa San Fernando na maisagawa ang isang parang debate. Mula po noon, inanon na po ng ating tagapangasiwa na magkaroon na ng lokal sa Minalin. At yun nga po, ang ka Renato Nagit, siya po yung nagsagawa ng unang pagsamba sa lokal ng Minalin. Tinutulungan pa sila ng mga dahil wala pa pong may tungkulin. Batarisang pagtulong ng mga kapatid sa ibang lokal, mga diakon ang tumutupad, mga diakon ang tumutupad, hanggang sa makabuo na po ang lokal ng Minalin ng sariling mga may tungkulin po. Tapos po, nung mga panahong yun, 1973, doon na po kami natala ng aking asawa, si kapatid na Jesus Pineda, dahil muna wala pa po kaming alam, dahil ako po bago pa lang po sa iglesia noon. January 27, 1973, nung ako po ay mabautismohan sa lokal ng Guadalupe, Makati. At nung pong ang kinasal kami ng March 31, dito na po ako nag-stay sa Minalin. Ang Minalin po ay 6 months na nakalubog. Kaya po yung Minalin po yung dating kapilya nasa ilalim po ng bahay ng kapatid na Gerardo ay minsan po, dadalhin po yung pagsamba sa terrace nila, minsan sa sala nila, na ang Minalin ay ang ibang makapatid na natitira sa lokal ay mapunta po sa lokal ng San Bartolome. Doon po kami ilang taon din po kami nag-stay doon sa lokal ng San Bartolome. Tapos po, nabalik uli ang Minalin noong pong 1999. Ang may-ari po ng bahay ng kapilya ng Minalin ay si Ka Teresita Ico. Kusang ipinagamit po nila ang bahay nila para maging kapilya po ng Minalin. Wala na po doon sa may ibaba. Wala na po doon sa ibaba. Tapos hanggang ngayon po, nakakaranas pa rin ng baha. Yung pong ibaba kasi noon, nakita niyo po na may baha. Tapos unti-unti ginagawa po tulad po nung kasi yung dressing room, nahirapan po yung mga may tungkulin. Tapos lalo na nung dumating po ang ka-Alex Lubao, ang ating tagapangasiwang sa kasalukuyan. Ayun. Inayos po.
Tapos nakita po niya yung mga kakulangan po dito sa aming lokal, sa lokal ng Minali. At kung kayo ay nagnanais pumarito sa bayan ng Minalin, narito po ang mga schedule ng pagsamba na Iglesia ni Cristo sa lokal ng Minalin para sa mga nagnanais dumalo. Bilang pagtatapos, nais po naming pasalamatan ang lahat ng sumama sa amin sa paglalakbay na ito. Ako po ang inyong kapatid na Jezreel RNP de la Peña, and I'm here today. Salamat po! Mga ka-CFO today natin sa Pampanga East, maraming salamat po. Napaka-interesting po ng stories na ibinahagi ninyo sa amin at sana po ay nag-enjoy kayo mga ka-CFO today. Huwag kalimutang i-share ang ating episode today at syempre, i-like at mag-comment lang sa ating Facebook page at YouTube channel. Thank you po sa pagsama sa amin sa isa na namang meaningful and inspiring Tuesday. Bago tayo magtapos, ay batiin muna natin sina kapatid na Jen S. Hinko, kapatid na Rodrigo Tindoy, kapatid na Jerry Ricamata, maging ang lahat po ng District Multimedia members dito sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur. From all of us here, maraming salamat po at kita-kits ulit tayo dito lang sa CFO Today!